ibang mga halaman kagaya ng Galatea, Mayana, Monstera, o kaya ay Philodendron, isa lang naman iyan sa mga halamang alaga nila. Sa panahon ng pandemya, ay mayroong iba't ibang pinagkakaabalahan ng bawat isa. Mayroong tinuon ang panahon sa pagluluto. Nagkaroon ng iba't ibang potahe dahil sa lockdown. Ang iba naman ay tinuon ng panahon sa pagsasayaw. Todo hataw si ate at todo hataw din si kuya. Ngunit alam nyo ba na ang paghahalaman ang pinakapinag-usapan ngayong panahon ng pandemya? Dahil sa paglitaw ng mga plantito at plantita. Ayon sa balita, ay tumaas daw ang demand ng halaman sa Pilipinas. Sabi pa dito, tumaas hanggang 200% hanggang 300% ang presyo ng mga rare plants. Dahil sa dami ng mga nangongolekta nito, ay talaga namang pinagkakaguluhan. Ano nga ba ang meron sa mga halaman? Kahit ganyan na lamang ang pagmamahal ng mga plantito at plantita sa mga ito. Ayon sa mga nakausap ko ng mga plantito at plantita, ay talaga namang nagbibigay daw ng saya ang mga halamang alaga nila. At para bang nag-aalaga rin sila ng aso at pusa. Ang kaibahan lang ay hindi ito gumagalaw. Ayon sa pag-aaral, ay nakakatulong daw ang paghahalaman upang makaalis ng stress at anxiety. Kaya naman pala mapapansin natin sa mga nag-aalaga nito ang ibang saya na nararamdaman nila. At nakakatulong daw din ito upang makapag-boost ng mood. Kaya naman, hindi natin masisisi ang mga plantito at plantita kung bakit ganun na lang ang inilalaan nilang panahon at pera para sa mga halamang alaga nila. At sana ay maging isa tayo sa sumusuporta sa mga plantito at plantita upang pangalagaan ang ating kalikasan. Yun lamang po. Maraming salamat!